Ciao! Wala po muna tayong gala ngayon. At magalinis naman ako ng bahay at magalaban ng mga damit. Pagkatapos ko nga mag-almusal, ay nagsalang na agad ako ng labahin. At ito na nga, binibilad ko na. After ko magsampay, naglinis ako ng mga kalat na iniwanan ng dalawa kong kasama. Dito nga pala sa Italia, sa aming tinitirahan. Dito nga pala sa Italia, kailangan mong paghiwa-hiwalayin ang mga basura mo. May mga araw kung kailan dapat ilagay sa labas ng bahay at may mga kukuha sa mga basura mo. Ang mga plastic, kailangan mo lang ilagay sa isang malaking bag na plastic din. Ang mga nabubulok naman, ilalagay mo siya sa isang plastic na biodegradable din. Then sa kulay blue, ang alagay mo naman dyan ay mga bote at mga lata. At pagpapilang itatapon mo sa isang malaking karton o kahit na mga paper bag, doon mo siya ilalagay. At yung kulay gray naman, ang inilalagay namin dyan ay indiferensyata. Yun ang tawag nila dyan. Kapag may halong pagkain, yung isang plastic. O kaya yung mga hindi mo mahiwalay. Kaya dito sa lugar namin, napakalinis talaga. After kong ayusin ang mga basura, ito naman ang ginawa ko. Kailangan ko ng palitan ng tubig at alisin ang mga bulaklak na nalalaglag na yung mga petals. Kailangan malinis ang ating bahay. Baka biglang dumating si Bienan ay nakakahiya. Diba nga, pag malinis ang ating pamamahay, magre-reflect yun sa ating pagkatao. Kaya ikaw, baka hindi ka pa nagalinis ng bahay mo, ay maglinis na, sabay ako. Nugasan ko na rin yung flower vase, itinapong ko na yung nakalagay dito at dito ko naman ililipat itong mga maliliit na bulaklak. Alam nyo ba, feeling ko pag nakakakita ako ng mga bulaklak at tinitingnan ko sila, nakakaalis ng stress. Oo, nai-stress din ako minsan. Kala nyo lang wala akong problema. May problema din ako. Normal lang yun. Normal lang sa atin yun, di ba? Walang tao na perfect. Tandaan nyo yan. Oh, tama na ang hugot. Baka mapaiyak ako. Charot! Magadilig naman ako ng halaman. Spray-sprayan ko lang yun na tama na. Habang ako nag-video ng aking inagagawa pala, ay biglang nag-ring yung bell. Ay dumating ang aking bienan. Habang ako nagabi-video ng aking nagagagawa, ay biglang dumating si Papa at nagdala ng abono. Yan ang nga ng inasabi ko ay, kaya dapat ay nagalinis para laging handa. Ako ay napakasipag ngayong araw na ito at lahat ng malalabhan ay nilabhan ko na. Kahit hindi ko na maabot-abot, kapandakan. Ay hala, at alabhan ko na daw lahat yan. Sa kasipagan ko ay nalimutan ko maglabas ng karne. Wala akong akainin para sa tanghalian, ay ako ay nagutom na. At ang naisipan ko nga ng ilabas ay karning baka at ang agawin ko din ay atapahin ko lamang. Paborito naman ito ni Athena. Ang naisipan ko namang sunod na gawin ay maglinis ng bintana ay talagang napakasipag. Sa totoo lang po, walang kemi, hindi po talaga ako marunong maglinis ng mga bintanang ganito. Kaya ang ginawa ko, tumawag ako kay Mama Nita at tinanong ko kung paano. Nanood na rin ako ng video sa YouTube. Napapag-aralan naman talaga lahat ng mga bagay. Kailangan lang nating sipagan. Anong pagod po pala talaga maglinis ng ganere, lalo na pag mataas at hindi ko maabot-abot. Kaya ako nagluto ng Lucky Me, ere ang aking tinanghalian at matigas pa yung karne. Sinamahan ko ng itlog, chicharon at chili paste saka biskuit. Yun na yung tinanghalian ko. Pagkatapos nun, nag-hover naman ako. At finally, mag-amap naman po ako. Yan lamang po ang ating for today's video ngayong weekend. Sana po ay nag-enjoy kayo. Paki-like and comment. Share na rin po ang aking video. Salamat! Grazie mille! Ciao, ciao!